Hi guys, John Tiki here, and today is naka 6 months na yung Lean Jude Go natin. So i-discuss natin dito is yung mga issues na na-experience ko rito, no. Meron na akong mga review nito before. It's very positive naman siya halos lahat. And I know na kung nagpa-follow kayo ng channel ko, is marami na akong mga customizations na ginawa rito, which is positive side siya para sa Lean Jude Go. Like yung pwede nyo lagyan ng Steam OS, dual boot, and yung mga performance niya is halos lahat ng games is napaparan niya, no? So kahit mga high graphics games kaya niyang patakbuhin, medyo ilo-lower nyo lang yung resolution and yung settings. But anyways, ito ngayon yung 6 months para lang alam nyo or meron akong ma-input sa inyo na details regarding sa naging mga issues ko within this device, no? Ang first kong naging issue dito is yung controller niya, no? So kapag tumagal na siya, medyo wobbly na to. Yan, makikita nyo, umuuga na siya, no? Pero na-hold pa rin naman niya yan. Yan, kaya pa rin niyang i-hold. Yun nga lang, medyo ramdam nyo na yung pagka-wobbly niya. Yan, makikita nyo. Pero may fix yan. Check nyo lang sa YouTube, lalagyan nyo lang ng... Tanggalin natin para makita nyo. Oops. Lalagyan nyo lang siya dito ng tape or electric tape. Yan. Hindi ko pa lang siya ginagawa eh, para lang makita nyo na nagwa-wobble siya. Dito sa kabila, hindi masyado. Dito lang sa left side niya. So, yan. Naka-big picture mode tayo ng Steam, no? Para lang maganda yung overlay natin habang nagdi-discuss at hindi mukhang naka-desktop lang siya. So, second naman is yung battery, no? Masyadong mabilis siyang malobat kapag mga AAA games na, no? Kasi minamaximize natin yung power nito at least 30 watts para mas mag-run ng smooth yung game. Kung ilo-lower kasi natin yon ng mga 20 to 15, medyo mag-i-struggle yung mga games na AAA, yung mga high demanding games. Kaya at least nakamax tayo ng 30 watts. Yun nga lang, minsan umaabot lang ako ng 1 hour. Pinakamatagal ko na siguro is 1 hour and 30 minutes, no? So nakakabitin yung battery life nito, no? Pero siyempre may solusyon naman doon. It's either na magdala kayo ng power bank, so at least yung power bank niyo is 100 watts. Yun, malaking maitutulong niya. Mag-a-add siya another 1 hour and 30 minutes, so at least 3 hours muna siyang magagamit. Then yung third na naging issue ko rito is siguro depende sa lugar niyo, no, pero napakabilis niyang pasukan ng alikabok yung fan niya. Twice ko na tong nalinis, no. Ang first kong nalinis, hindi ko na lang bubuksan, no. Pero ayan, meron tayong picture nun. Ang first time ko siyang nilinis is about 2 months. Then after nga nitong 6 months, inopen ko uli siya, is puno na naman siya ng alikabok, no. As in, ang kapal niya, hindi siya talaga natatanggal basta-basta. Kailangan nyo i-brush. So nagtaka ako nung isang beses, bakit ako biglang namamatay na lang habang naglalaro ako. Tapos napansin ko yung temperature natin is tumataas siya maigi. So yun pala is puno na ng alikabok yung fan sa loob. So always, siguro at least once a month or twice a month, i-open nyo siya, check nyo yung likod, lilinisin nyo yung fan. Kasi nag-overheat talaga siya at biglang mamamatay na lang yun. Okay, yung fourth issue ko naman dito is siguro nitpick lang naman siya. Pero regarding kasi sa mismong OS or let's say yung software ng Legion, no? Yung Legion Space kasi is medyo parang kulang pa rin siya sa mga functionalities, no? Especially ako, mahilig ako sa mga FPS games. Gustong-gusto ko talaga yung gumagamit ng gyro, no? Until now, yung Legion Spaces, hindi pa rin nila kino-customize yung gyro capabilities nito, no? So, gumagamit pa rin ako ng third-party applications like Handheld Companion para ma-customize ko lang yung gyro. And nandun na rin yung mga TDP niya, no? So, sa Handheld kasi is mas maraming customization yung mga controls. Unlike dun sa Legion Space, medyo kulang pa rin sila until now. Pero sabi nila mag-update naman sila siguro this month or next coming month. Let's see kung marami ng mga pagbabago yung sa Legion Space. Then ang pang-fifth na naging issue ko rito is yung USB niya dito sa baba. Yung Type-C niya, no?
Hindi ko lang sure kung sa akin lang ba siya nagkaroon ng issue. Kasi minsan parang nadi-disconnect yung connection ko rito. So, meron tayong external GPU na binili, no? Every time na kinoconnect ko siya rito, may times na bigla siyang madi-disconnect, no? Hindi ko lang alam kung may naging issue siya rito, no? So, let's see. Siguro ipapa-warranty na lang natin, papacheck natin sa vendor natin. Okay, so yun lang naman guys ang naging issues natin dito, yung 5 issues na na-experience ko. Hindi naman siya big issue kung tawagin, no? May mga solution pa rin naman tayo. Pretty much okay na okay pa rin ang Legion Go after 6 months. Hindi naman tayo nagsisi. And ito na yung daily drivers natin. Hindi ko na nagagamit yung Steam Deck ko. Actually, pinahiram ko na muna yung Steam Deck ko dun sa pamangking ko, no? Siya na muna gumagamit. But anyways, yeah. Sana nagustuhan nyo tong video natin and nagkaroon kayo ng idea ano ang posibleng mangyari sa Legion Go nyo after 6 months. So yeah, thank you very much everyone and see you again to the next video. God bless!